Hindi pa po tapos ang bilangan ng boto sa Pampanga. Pero malaki na ang lamang ni re-electionist Congresswoman Gloria Arroyo. Si Ed Panlilio naman ay nag-concede na po kay Lilia Pineda sa pagka-gobernador. Mula sa Pampanga, nakatutok live si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Mel, sa buong magdamag, umabot lamang sa 59% ang kabuang bilang ng mga boto na nai-transmit sa Provincial Board of Canvassers ng Pampanga. At hindi pa kasali dyan ang boto galing sa tatlong lugar na may pinakamalalaking voting population dito. Pero kahit di pa nga tapos ang bilangan, tanggap na ng ilan sa mga kandidato ang kanilang pagkatalo. Maagang tinanggap ni Among Ed Panlilio ang pagkatalo sa ikatlong pagtatapat nila ni re-electionist Pampanga Governor Lilia Pineda. Kagabi pa lang daw, nakita na niyang malaki ang lamang ni Pineda sa kanya. Pero may kurot ng lungkot kay Among Ed. The trend's really favoring si Mrs. Lilia Pineda. At mahirap na kaming makahabol. No? But we did our best. No? And because of that, we're mighty proud of what we did, no? Siguro, my time has passed, no? Lipas na ako, no? Kaya ito na raw ang huling beses na tatakbo si Panlilio. Pero sa kabila ng pagtanggap sa pagkatalo, pinag-aaralan daw nila ang paghahain ng reklamong vote buying laban sa gobernadora. We heard a heavy and massive campaign vote buying. Technical and actual vote buying. Technical vote buying is kukuha ka ng maraming poll watchers. May mga reports kaming behind walls. Tumanggi munang magpaunlak ng panayam si Pineda, pero mariing pinabulaan na ng kampo ni Pineda ang akusasyong vote buying. Ayon kay Joel Mapiles, Public Information Officer ni Pineda, mahigpit nga raw ang paalala nito sa mga kaalyado na huwag bibili ng boto. Kinukundi na rin daw ng gobernadora ang illegal na gawaing ito. Bukod sa gobernadora, malayo rin ang agwat ng anak niyang si Dennis Pineda sa kalaban nito para sa pagka-vice-gobernador. Kapag nagkataon, mag-inang Pineda ang hahawak sa dalawang pinakamataas na posisyon sa lalawigan. Si Representative Gloria Macapagal Arroyo nangunguna naman sa congressional race para sa ikalawang distrito. Ang kalaban niyang si dating Pampanga Provincial Administrator Attorney Vivian Dabu tanggap daw ang resulta. Pero sa kabila niyan, sinabi niyang hindi naging patas ang labanan. Marami rin daw kasi silang nabalita ang insidente ng vote buying. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang kampo ni Arroyo pero hindi pa sila sumasagot. Sa partial and unofficial results mula sa limang bayan ng 2nd District ng Pampanga, umabot na sa 100,000 ang lamang ni Arroyo kay Dabu kahit hindi pa pumapasok ang boto mula sa Lubao na baluarte ng dating Pangulo. Mel, sa ngayon kahit nga pumasok pa raw ang mga boto mula sa Lubao, ay malayo nang makahabol ang mga katunggali ni Arroyo. Pero gusto pa rin tapusin ng Municipal Board of Canvassers ng Lubao ang canvassing dahil dumating na ngayong gabi ang kapalit na CF card kaya't makakapag-transmit na rin sila. Bukas ay posibleng maiproklama na bilang panalong 2nd District Pampanga Congresswoman ulit si Gloria Arroyo. Pagdating naman sa gubernatorial race ay nasa mahigit 300,000 pa ang hinihintay na boto mula sa siyam na lugar dito sa Pampanga. Maliit lang ang agwat niyan doon sa lamang sa ngayon ni Pineda kay Panlilio. Kaya gusto makasiguro ng COMELEC at tatapusin daw nila ang bilangan pagdating sa top 2 posts sa lalawigan ng Pampanga. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lia Manyalak del Castillo.